mga tanong kung okay ba sila na pupunta dito at magpatuloy sa pag-aaral para mapasama sa mga scholar ni Kuya Rab. Kasi tawag anang ng libre nga pa eskwela. Na tanong ko po kung okay lang. Okay lang din daw. Ako, okay ra ba sa inyo ha? Maging scholar ni Kuya Rab. Kuya Rab nga kanang na mag-aral dito sa Camarines Norte na may paintulot na kanyang mga magulang. So, na istorya na po. Nakausap ko rin ang kanyang kapatid Edwin at saka si Edward. Kasama na rin ang kanilang mga magulang. Mga magulang nila ni Edwin at saka ni Edward. Edwin, kung okay lang sa inyo, dumating ang panahon, Gusto nila nga mag-aral din sila doon sa Manila, hindi para lumayo, kundi para tuparin yung kanilang gustong marating matapos sa pag-aaral. Sa Ginoong para maging tagumpay at kung mayroon mang kabiguan natulalang yan pero hindi igamitin lang upang matupad ang mga pangarap sa buhay at makamit talaga ang tagumpay. Okay lang ba sa inyo ate patuloy ang kanilang pag-aaral kaya lang gusto nila nga maka-eskwela dayon doon lang sila sa Manila sa Luzon nga side. So medyo may kalayuan talaga kung ang pag-usapan natin ay ang ating kinabukasan kung kinabukasan talaga ang isipin nila kasi nakikita ko rin sa kanila sa kanilang pagsisikap sipag sa kanilang pag-aaral hindi makapag aaral ng ganun kung hindi sila masipag trabaho Lunes hanggang Biyernes tapos ang pag-aaral ay Sabado hanggang Linggo kasi naranasan ko po ang hirap kasi nag-aral talaga ako sa Tagum tapos sa palengke ako nagtatrabaho pag Sabado Linggo pumunta ako ng Davao City dahil doon ako nag-aaral so damandam ako po yung naranasan ko po yung hirap talaga pero hindi mo magagawa yun kung wala kang sipag at saga. So hindi yun kagustuhan ng mga magulang ko na mag working student ako. Gusto ko lang talaga na mag-independent kasi bunso ako. Kaya nila akong paralin kung gustuhin talaga. Moto na kaingon ko nga ka ng kaya ako makapag sabi sa aking sarili na itong mga batang ito ay hindi talaga basta-basta yung kanilang gustong marating sa buhay yung kanilang pagiging masipag at determinado na makatapos sa pag-aral sa hirap na kanilang naranasan. Sa ganong sitwasyon hindi talaga madali yung marami kang iniisip so hindi ka makapag-concentrate kasi iniisip mo trabaho mo tapos iniisip mo rin yung pag-aaral mo paano mo hatiin ang oras mo so ang ating gustong gawin ay ilapit natin kay Kalinga Prab at kung ano ang sasabihin niya so ganun natin gagawin sunod po tayo para lang sa ating mga kinabukasan dahil imposible din po na matulungan sila sa kanilang pag-aaral bilang isa sa scholar kung dito sila sa Mindanao. So kailangan nilang pumunta dito sa Camarines Norte para mapasama siya sa mga scholar ni Kuya Rab. So okay sa kanila Kuya kung mag-aaral itong kambal dyan sa Camarines Norte. Kung ito man ang paraan, ipagkaloob ng ating Panginoon kasama ang pagsisikap dahil hindi naman natin maangkin ang katagumpayan kung hindi tayo magsisikap. Kung dumating talaga ang panahon, yun po ang itinatanong natin kung abot talaga ang panahon, pupunta sila dyan sa Camarines Norte. Kung papayag si Kuya Rab at mapasama sila sa mga papaaralin nila, pupunta po sila dyan sa Camarines Norte. Yung mama nila at papa nila ay payag na pupunta dyan. So, susunod na mapag-usapan pa, ay depende na lang yan pagdating dito.
kay na lang din bala. Continue og kuan ang iharap ang gusto lang ni Kuya Dodong na meron talagang video kasama kayo magkakapatid at magulang niya na patunay na pumapayag sila na pupunta sila dito sa Camayos Norte. Inyuhang balay. So salamat kayo sa maraming salamat sa pagkakataon na inyong binigay sa akin. Kaya salamat din kuya sa konting padala para mayroon din po kami na maibot sa kanila sa araw na ito. Dahil bagong taon ngayon ay mayroong konting may handa sila ang buong pamilya kung ano man ang mapagkasunduan, aalis sila pagdating ng panahon. Ang pamilya. So, ikaw na lang. Ikaw na lang ang ano man ang mapagkasunduan o desisyon o nung usapan. Kaya na lang ang bahala. Edward o si sila so, nakausap ko talaga sila, Edwin at saka si Edward, kasama ang kanilang mga magulang at interesado talaga sila na makapag-aral dyan. Dumating talaga ang panahon na matulungan talaga sila. So, nakikita ko nakikita na hindi nila bibiguin yung kanilang mga magulang sa tulong at gabay ng ating Panginoon. Salamat at yun lang. Pasensya na. So, pasensya na kay hindi mata sa'yo. Tayo sanay. Vlog.